yung ating pong misyonero sa Angeles, Pampanga ay bumalik ng muli sa kanya pong misyon. Ano pa rin po, kapagkat alam na rin siya, hindi madali yung gawain ko. At siya po'y magkataos ng anniversary itong August 21. Pero sabi ko, ay papalbatid ko na po sa inyo, hindi po siya naging umbahin. Ano rin siya, di ba? Hindi pa nila kaya magkakumuli ng bisita mga taga-Calvary dahil malakas kayong hindi pa nila kaya. Kasi naiintindihan ko yan. At kaya kaysa mapunta kayo, magpapadala kayo. Amen? Patuloy lang yung tulungan sa ating missionary fund. Amen? Maging sila po ba, Brother Wilson. No, ibig nilang maging bahay, kaya ang problema ay yung lugar ng parking na sa kayo wala po sila. No, pero nakakahangat yung ating mga misyonero. Amen? Mahirap na lugar, mahirap ang gawain, pero talagang nagtitiis at tatrabaho. Amen? Amen? Kaya tuloy natin silang supportan at maging encouragement po tayo sa kanila. No? Yung ating misyonero din sa Pampanga ay baha pa sa kanila magpahanggang sa ngayon. Kaya at sa August 21, no, kung patuloy pang uulan, baka hindi tayo, baka hindi ako makarating ng 8:30 doon sa Angeles. Alam naman niyo siguro, di ba? Umaabot ng 7 oras ng biyahe going to Angeles dahil sa baha sa NLEX. Kaya baka sa kanya mag-helicopter ako. Hindi man, Sabado pa lang na gabi, magka-travel na ako para madaling araw. Pagkong bagay na ako na ako. At pagkali po, at si Brother Paolo ay talagang maganda sakripisyo para po sa gawain ng Panginoon. Alright, at buksan niyo yung Bible sa Book of 2 Timothy. The Book of 2 Timothy. In 2 Timothy, chapter 1. Alam po ng ikalawang Timoteo, kapitulo 1. Okay, at talatang 6. Talatang 6 hanggang 22 ang ating pumabasahin. Now, mula po verse number 6, makikita po ninyo na itong si Timoteo na batang pastor at bata pa rin sa ministeryo ay, kung iyo po sila, ay kira ba nakakadama ng pagkakalit ng discouragement bunga ng mga nagaganap sa kanyang lugar, sa kanyang ministeryo at maging sa mga buong sa buhay ng mga dati niyang nakasama. O, tingin po, pati sa verse 6, alin Pablo, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Number 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Number 8, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Makati nyo, ha? Not of me, his prisoner, but be thou partaker of what? The afflictions of the gospel according to the power of God. Makati nyo po yan? Pinagayin nyo na. Okay. Huwag mo yung mikahiya. Makati nyo po? Binagiti pa po siya ng affliction. Makati nyo siya, pero may hirap siyang pinagdaraanan. That is number 9. Okay, who hath saved us? Ano pa? Hold us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which is was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death
and have brought life and immortality to light through the gospel, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. But some third, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Napansin niyo po? Twice na ginamit yung salita, ashamed. Ano yun? Ganun pa man, hindi ako nahihiya. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to what? To keep that which I have committed unto Him against the day. Napansin niyo po? Now, sa sulat nito ni Pablo, ano, ay ipaliwanag na kanyang binibigyan ng encouragement yung itong batang pastor na ito, na bata pa rin sa gawain, para siya huwag ma-discourage. Ano, okay, tabungan ng hirap, persecution, affliction, trials na kanyang dinadanas ngayong ministeryo. At maging sa mga nagana sa kanyang mga kaibigan at kanyang mga dating nakasama. And that is also verse number 16. The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus, for he oft refreshed me and was not ashamed of my chain. Oh, okay. Now, sumuliwanag na nais pa rin itong si Timothy ay maunawaan niya na may mga bagay sa buhay natin as a Christian na hindi natin dapat ikahiya. Amen? Ano man ang ating mapagdaanan. Alright? Maliwanag sa verse number 6 to number 7, meron siyang mayroong hirap ng pagdaanan, may pag-uusik, may mga pagsubok siyang kanyang naranasan. Okay, nagkaroon sa kanya at maging sa kanya mga kaibigan. Alright? Yung sabi ni Pablo, ganun pa man, dinalas ko yan, pero hindi ako nahihiya. Amen? Hindi ako nahihiya. Okay? If you remember, si Pablo nabilang ko. At nakabilang ko nung sarapin to. Tama ba? Pero sabi niya, ganun pa man, hindi ako nahihiya. Alright? Ayun, Christian, okay, there is a tendency, okay, maging sa mga Christiano kayo from time to time, to be ashamed. Bunga ng mga naranasan niya at sa kanyang kalalagayan. But again, Christian, ibig ko may umaga na ibahagi ko sa inyo na that there are some things in the life of us as a believer which we must never be ashamed. At yan ang aming sa aking umaga, be not ashamed. Okay? Be not ashamed. Alright? Huwag buong ikatahiyan. Wala lang tayo, nakilang Diyos. Kami po yung patubayan sa umaga nito. Sa mensaheng dadalhin ng iyong kabaling ko, bigyan mo ko ng lakas, ng kayahan, ng kapangyarihan, Panginoon. Naidigibol po ito. At lahat ng narito ngayong umaga, patuloy mong bigyan ng unawa, malambot na puso upang umangga ng iyong mga salita. Di na pray at sinubuyan ng mga bagay na makagagambala, makakabalaki, para sa ganun pala ay malaya kong matanggap ng lahat ng narito ang iyong mga salita. Hinihiling dito sa dakilang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Yes, Christian, may mga bagay sa buhay natin bilang Christian na hindi natin talaga dapat na ikahiya anumat ang mangyayari. Alright, unang-una, that is verse number 8. Number 8. Sabi ni Pablo kay Timothy, be not thou therefore ashamed of the testimony of what? Of our Lord. Unang-una mga kapatid, no? Be not ashamed of your Lord. Huwag na huwag mo ikakaya ang iyong Panginoon. Sabi ni Pablo, be not thou therefore ashamed of the testimony
of our Lord. Is it word? Yung mga panatoong ng ating Panginoon. Anong patotoo? Anong testimony yun? Okay. Sa po, ilook ngayon din sa ating Panginoon Cristo, ang anak ng tao ay napalito sa sanlibutan upang kanyang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Testimony na yun. Ang dahilan ng pagpalito ni Cristo, ang dahilan ng kanyang pagkakataong tao ay hindi para sa paglingkuran, kundi siya yung naglingkod at naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Alam niyo ba din? And I said, so be not ashamed of your Lord. Huh? Be not ashamed of the testimony of your Lord. Alright? Mahalagang dalhin mo yung mensahe yan. Dalhin mo yung patutok yan ng ating Panginoon. Talala ko lang. No? Nakasaksi ako ng isang pastor. Bata pa siyang pastor. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-preach sa isang funeral service sa Port Bonifacio. Yung sa Napoli, no? At mahigit 200 marines ang naroon para mga opisyal ng marine. Naandun ako, nag-preach yung pastor na yun. Alright, okay. Unang-una, nag-amba na ako sapagat nung nagsimula silang kumanta. Hindi niya pinakanta yung pinakanta natin ng mga Baptist favorites. At bukod nyo, napakanta ng mga kanto. Okay, yun pala yung hell song. Kaya niya, nag-preach na siya. Pagkat nyo sa kanyang preaching, mayroon 30 minutes. Okay? Puro yung greatness, bravery, courage, boldness na sundalo ang kanyang binanggit. Puro parangal doon sa nakaburon. Listen, hindi binanggit man lamang ang gospel ni Jesus Cristo. Ni nagbigay ng inspiration. Honestly, lungkot na lungkot ako. Alright? Sapagat mula daw ang tanawag ng Panginoon. Ha? Okay, every time na may preaching ako, okay, hindi ko hayaan iturot ipangarap yung ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Sabi ko, okay, anong dahilan? Ba't nag-preach pa itong taong ito? Hindi rin naman pala babanggitin ng gospel ni Christ. Okay, the very fact na hindi ito pwede sa pagkakwa, nahihiya siya babanggitin ang gospel ni Christ. Is it Christian, saan man magdating, be not ashamed of your Lord. Amen? Amen? Sapagat hindi tayo ikinahiya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen? Siya'y banal, siya'y Diyos na dakila sa lahat. Tayo yung makasalanan, pero hindi nga tayo ikinahiya. Be not ashamed of your Lord. Ngayon, sabi ko doon sa ito natin sinusuportahan pagayon sa ating mga homegrown natin, missionary. Okay? Hanggang maaari, huwag muna kayong dalawang punsasang fellowship. Mag-concentrate kayo sa ministry nyo. Sapagat sa loob ng kulang-kulang 30 taon, bihirang-bihira akong umalis sa Calvary. Hindi ako pala dalo sa Magdalena, hindi naman talagang papakinabangin. Na? At higit sa lahat, pinalanan ko, huwag na rin kayo magsasali doon sa mga laging nasa kampo ng PNP na mga pulis at turo ng turo doon. Sapagkat 3 times ako nagturo, alam niyo naman, di ba ba? Na talaga na yung gospel ang dinadala ko. At sa bandang muli, hindi na ako pinatawag. Kasi tuwing magpipis ako, may gospel, may salvation, may invitation ako. Wala akong turo sa pulis na yun, wala akong invitation for salvation. Ay sa bandang muli, hindi na ako tingnan. So be it. Amen? So be it. The very fact na may mga regular na tuturo sapagat hindi ginamagin ng gospel. You know, bibigyan ka ng lesson sa PNP, makaganyan ka ng palamot, alam niyo ba ang opinion? Okay, pag binasa mo yun, meron silang lesson na ibig na ituturo mo sa kanila. Alam niyo, na pag binasa mo, walang salvation. Okay, humanist. Ang lupa lamang. Alright, Christian, be not ashamed of your Lord. Be not ashamed of your Lord.
Nakikita niyo, maging sa mga kasal, ng miyembro, hindi ng miyembro, pag naroon tayo, meron tayo laging gospel preaching. Amen? Amen? Nagkasal kami, nagkasal tayo noon, mag-aralan sa nasuko, di ba? Oo, tama, di ba? Yung lalaki, tama ba? German yung lalaki? O German yung lalaki, kahit German ang kasal, German ang salita ko. May gospel. May gospel. Habang tuturo ko ng gospel, siyempre, binabasa ko, English is the same. Binabasa ko, pero hindi ko ko ito ko ng mga talaga. May gospel, may invitation. Nagkatawalan na nga ako. Guro, sabi ko, tingnan ko na nga ito ng ganito. May kasal, pero may salvation. Pero are you sure if you that day will go to heaven? Kasal ito eh. Oo, kasal niya. Alam ko yan. Pero hindi ko dapat ikahiya ang aking Panginoon. Invitation of our salvation. Huh? Isn't it yourself? Be not ashamed of your Lord. Be not ashamed of your Lord. Alright? Sa wedding, sa funeral, be not ashamed of your Lord. Okay? Okay, don't forget. Huh? Okay? It is what happened. It is what happened on the cross. No, ano na yun? Doon sa hudong ng iba, that makes all the difference in our life. Tama, di ba? Amen? Okay, kaya tayo nagkaganito. Naligtas tayo, nakatiyak tayo ng langit, nabago yung ating buhay. Sapagat tayo sa hirap, pagkitiis at kamangan ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Kasi ang kanyang pinagdaanan. Ito, meron kung bakit narito tayo ngayon. Naligtas at nagbago yung ating buhay. Alright? Sa bakit mo hindi nagdusa, kung hindi naman si Kristo doon sa cross, asan tayo ngayon? Naroon tayo sa pusali ng kasalanan, walang patiyak ng langit. So be not ashamed of your Lord. Alright? Instead of asking, okay, sa halip na ikahiya mo siya, okay, let us find glory in His suffering. And proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. In the book of Galatians 6, verse number 14, okay? Galatians 6, verse number 14. Sabi ni Pablo, but God forbid. Natin sa kalahan, that malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa cross ng ating Panginoong Jesus Christ. Alright? Okay, hindi niya para itaas ang kanyang sarili, hindi niya para i-glorify ang kanyang sarili, o sino mang tao hindi, i-glorify, okay, wala din ang ating Panginoong Jesu Cristo. Alright? Okay, kaya dahil sa kanyang pagdurusa at kamatay nito mo, ngayon, ikaw at ngayon, tayo ay kanya. Di ba? Tinubos ng kanyang balalugo. Alright? Kaya nga, be not ashamed of your Lord. And do not be ashamed to identify. Are you with me? Do not be ashamed to identify yourself with the Lord. Pero okay, huwag mo ikakahiya na ikaw ay kanya. Amen? Amen? Na ikaw ay disciple niya. Na ikaw ay believer niya. Na ikaw ay mananampan niya. Huwag mo ikakahiya yun. Let them know na ikaw ay saved at si Kristo ay iyong Panginoon at iyong Master. Amen? Do not be ashamed of your Lord. Remember yung mga, may mga Baptist sa lugar na late na tayo. Nakapagdumadating na siya, sabi ng mga tao, ay ayan yung mga ligtas. Can you imagine that? Ano ka katuwa naman? Alam niya, ligtas tayo, sila hindi. Ayan yung mga ligtas. Ha? Nung nakaraan Saturday, yung sasasya ko, narin yung grupo natin sa Alipit. Pagturo na ako, nauna ako, at sa kabila, doon si Ate Pinyo, nagturo siya doon sa isang mga nagkakumakain ng tangalian. Yung isang young people natin naman nasa kabilang bahay, nagtuturo siya ng mga bata at kabataan. Inaantay ko sila. Ngayon, natapos na yung mga dumaan ng mga binatili ko. Nagtatawanan. At ang sabi ay, naghahabang nagtatawanan, sino ang tinanggap mo?
Kamu sudah asing ng tinanggap mo. Si Kristo, ha? Parang iniisok din yung tao natin. Ulit, gising na po eh. Hindi mo dapat ikihiyan. Kaya, bakos matuwa na, mas magsaya ka, na iniisok mo at dahil kay Kristo. Be not ashamed of your Lord. Alright? It may bring division, affliction, ridicules. Paano maging sa bahay mo? Sabi ka ni Kristo, okay, ang magiging kaaway mo, mismo yung kasambahay dahil sa Kanya. But do not be ashamed of your Lord. Amen? Ano yung isang kabataan na namin? Ba't inuulo ko? Ano muli? Naturuan ng isang Baptist Church. Dumadal na doon. Pinagbawalan ang kanyang mga magulang. Kaling bata, kahit pinagbawalan, kahit pinapagalitan, dumadalo pa rin. Hanggang sa bandang muli, paglinggo, ikinukulong na siya sa kwarto, hindi na siya pinapalabas. Nagtataka yung mga magulang niya, tumikakay, natatawalin siya. Lalabas yung bata, masaya, hindi siya talib. Sa bandang huli, no, araw ng Sunday, no, gabi, nahuli ng kanyang bahay yung bata, dumadaan sa bintana. Kaya pala, kahit saraling pinto, kinukulong yung bata, di pa nakakapag-church din. Pumataka sa bintana, dumadaan. Are you listening to that? Nagpatuloy yung bata, hindi siya pinabayaran siya. Ngayon, hindi siya. Pastor na siya, si Ruby Baong, pastor na siya sa Nova Riches. Ayun, inusig, pero hindi siya nahiya, nagpatuloy siya sa Panginoon. Kisang-kisang, be not ashamed of your Lord. Ano man itawag mo sa iyo? Alright? The gospel of Christ, don't forget, is the power of God unto salvation. Ha? Ito yung nagdita sa atin, ito yung bumago ng ating buhay, ha? Alright? Pag ngayon, naglilingkod tayo sa Kanya, may commitment tayo, isip ko, ano kung hindi kay Christ, wala tayo dito. Amen? Amen? Kung hindi kay Christ, kayo mag-rusan, ibig yung ating commitment, hindi natin magagawa yun. Amen? Amen? Kasi, makakapag-press mode ka ba? Hindi kasi. Amen? Sino provider mo? Thank God, save tayo, nakakapag-commit tayo, at nakakapag-atad, at siya nagpo-provide sa atin kung para matapag na mamaprovide natin lahat ng ating commitment sa Kanya. So, be not ashamed of your Lord. Kaya sa ating mga kabigan, ikaw ba'y ligtas na? Ikaw ba'y tiyak na ng pagkanaman ka sa lahat ng punta mo? Kung hindi ka pa nakatiyak, ngayong umaga, tiyakin mo yan. Si Jesus ay nagliligtas. Nagbibigay siya ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Maliligtas ka. Ha, Christian, be not ashamed of your Lord. And secondly, notice verse number 8, balikan niyo po. Kanya kayo? Be not thou therefore ashamed of the testimony of what? Of what? Pagkalabas? Of the Lord. Sumunod. Nor of me. His prisoner. Nakatawa? Sabi ni Pablo, huwag yung ikahiyan ang testimony, ang patotoo ng Panginoon ni ako na bilanggo niya. So secondly, be not ashamed of the people of God. Nakatawa? Sabi ni Pablo, huwag mo ikahiyan Panginoon. Ako rin, Timothy. Timothy, ako rin. Huwag mo akong ikahiyan. Ako na bilanggo ni Jesus Cristo. Alright? Christian, huwag mo ikahiya ang Panginoon. At pangalawa, huwag mo ikahiya yung mga tao ng Diyos. Okay? Huwag mo sila ikahiya. Ha? Okay? Kasi si Pablo, binigyan yung warning si Timothy, okay, na do not to be ashamed of the people of God. Alright? Christian, this is that we should never be ashamed to identify ourselves sa mga tao ito. Doon po niya sa ito yung crowd ni Kristo. Ito yung mga tao niya na naglilingkod sa Kanya.
All right? So do not be ashamed of the people of God. Nah, okay, huwag mo siya nagyaya. No? Okay, maaaring na, sabi nga na iba, they may be strange kung magkanisa. Kasi kung magtawag ka ng mga Baptist, ginaya nga tayo ng mga okay. Talaga naman yung araw, magtawag tayo, brother and sister eh. Diba? Kapatid. Misa ngayon, kuya, ate. Diba? O, bagamat hindi tayo magkakapatid sa mga, pero magkakapatid tayo sa Panginoon. Kaya magtawag tayo, brother and sister. Alright? Okay, you see, okay, sino man yan? Kung yan eh, kung yan talagang saved, kasama mo sa church, okay, huwag mo siya kakahiya. Narapigin yung mga naglilingkod sa ating Panginoon. Do not be ashamed of the people of God. Alright? Huwag lang kayong palaaway. Huwag lang mangyari na Kristiyano ka, pero marami kang kaaway. Marami kang kagalit. At nakakaasar ka. Amen? Di ba naman Christian, di ba? May mga member tayo na nakakamasarapistahin, di ba? Yan yung mga member na, lahat may mga kaawa, sabit ba, nakakahimbistahin yun. Kaya nga, kung safe ka, magtino ka. Yes. Diba? Ang magbakal mo lang, ang unang-unang testimony mo, yung sa bahay niyo. Yes. Amen. Diba? Hindi mahirap madala ang magulang mo, kapatid ko, kapag matino kang tao. Amen? At hindi talaga kita kakaya. Ano nga? Bakit may pagkulo ko? Member ko yan. Hindi ko marami kang kaaway. Member mo yung pastor? Ano ko? Member ko nga ba yan? Be not ashamed of the people of God. Alatingin yung mga manggagawa natin. Huwag yung mga tao na yan. Alright? Kasi ang isang kapalit, no? The best thing a believer can do is to encourage, support, okay, sila mga umiinig at nagdilingkod sa ating Panginoon. Amen? Do not be ashamed of the people of God. Alright? Look at verse number 16. Verse 16. Okay, balikan tayo. Sabi Timothy, ipapakita mo, the Lord did mercy unto the house of Onesiphorus. For he what? Pakilabas, for he? Oh, what? Oh, repress me. Okay, ano yung sabihin nun? Ha? For he, repress me. Anong repress me? Refreshment. Ha? Pinadadala niya si Pablo ng pagkain. Mga kailangan, mga, okay, support, pagkain, tulong, dali. Nakita niyo? At sabi niya, hindi nila ikinahiya yung aking kalikala. Dinadala na niya si Pablo doon sa bitong sa kulungan. Ang kinig niya sa sabi niya? Be not ashamed of the people of God. Ulit ko, dahil higit silang mga nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Amen. Blessing sa ating church. May mga member tayo na pag hindi nakakasama, okay, hindi man makasama sa mga soul winning, sa mga nag-study, pero nagpapakain, nagpamilya na naman magagawa natin. This, hindi maliit na bagay yun. Nakaka-encourage yun. Kahapon, kandong-kandong na naman. Di ba? Sabi ko, tiis-tiis na. Patawin natin. Tiis-tiis na. Okay. Sana nga, bago man lang, November, December, makabitin tayo sa pansakyan. Am I understand? Be not ashamed of the people of God. Alright? Okay. In Hebrews chapter 2, in verse number 11, Hebrews 2, verse number 11, alright, nakita ko niyo? Hebrews 2:11, tayo lahat. For God, He that sanctified, and they who are sanctified are all of one. For which cause, okay, He, Christ is not ashamed to call them what? Nakita mo?
hindi tayo kinahiyan ng Panginoon. Amen? Oh, okay? At hindi sila yung tawagin tayong brethren. Alam mo na ba kita? Isa-isa, the saints, the Christian are good for Jesus. Are you with me? Are you with me? Huh? The Christian are good for Jesus, so they ought to be good for you. Tayo kung ano, member na, pag nakasulog ang member natin, hindi naman manusin. Tayo kung ano ganun, pag kinakayan mo, may isang mga barkada kang magkana, hindi mo babatiin ang kakamember mo, bago ka. Nakikinig ka sa'yo? Huwag din ako siya. Christians are good for the Lord. So they are all to be good for you. Do not be ashamed of the people of God. Amen? Ulit ko lang eh. Lalo't higit sila na mga nagpapagal sa gawain ng ating Panginoon. Encourage them, support them. Okay, kaya nga salamat sa mga member natin. May mga member tayo na, yung mga full-time workers natin. Okay, may support yan, pero natutuwa ako na may mga member tayo na nag-aabot din sa kanila. Okay, nabibigyan natin kami. Open yung bahay nila. Kung wala kang matulungan, dito lang matulong. Katabi ni Doggy. Amen? So don't be ashamed of it for God. Don't be ashamed of this Bible believing, Bible preaching, soul winning, premillennial, King's Bible crowd. This is the Lord's crowd. Amen? This is the Lord's crowd. At marapat lamang na ito rin yung crowd mo. Like yung nilabagay, I am not ashamed that we are different. Kasi, Pastor, ano bang pagkakaiba nyo sa mga church dyan? Ang pagkakaiba namin ay iba kami. Amen, you say? Amen? And I am not ashamed that we are different. Okay, we are Baptist, Bible believing Baptist, soul winning Baptist, premillennial Baptist, King's Bible Baptist. Amen. I got a shame. Okay, hindi kami kabilang sa mga nagpapalaktakan, nagtulungdagan, nagsasayaw, at natutumba, bumulabide. Gumugulong-gulong pa. Tama. Hindi kami kabilang dyan. Meron pa sila mga laying of past, bumubuhal-buhal. Okay, bakit ka nabuhal? Ano ganyan? Nangangilabot ako, may umaakit sa akin, gagaling sa paamoy, yung galing sa ilalim nyo. Diba? Ang Holy Spirit na nao, bumabata na sa langit. Sino man yun, may umaakit sa akin, galing sa paamoy, yung sismol pa. Demonyo yan. Amen? Hindi yan ang ating crowd. Ito yung ating crowd. Amen? And we are that, and be not ashamed of this crowd. Pag-ibisan, okay? We are not a believer of the so-called Christian rock, Christian rock. Hindi tayo niliwala doon. Amen? Hanggang magpahanggang sa iyo, okay, tayo ay Baptist at ang ating hinahot yung mga Baptist favorites. Amen? At hindi natin dapat ikahiyan yun. Alright? So be not ashamed of your Lord. Are you listening? Huwag mo ikakahiya ang iyong Panginoon. Amen? At huwag mo ikakahiya ang salita ng ating Panginoon. Amen, Christian? Amen, Christian? Pag tumatating ba dito kaya, keep it in Bible nyo? O nakalagay sa bulso nyo? Amen ka siya? Okay, siya mga babae, okay lang kung ang Bible mo ngayon maliit. Pero kung lalaki, ang dakalaki, ang Bible mo kakapiranggit sa ganun. Ano nga kaya? Di ba? Nakakapiranggit yung Bible mo, nakasigit, nakabalot pa sa panyo, nakalagay pa sa bulsa. No?
Nung araw mo, rosaryo lang ang dala mo eh. Kinahiya eh. Nakabalabal pa sa daig mo, di ba? Lalakpan ng bilog. Yung pangkusina. Aligtas ka na. Huwag kang mahiya magdala ng sarili. Aligtas ang magmakahiya sa akin at sa aking salita. Sa lahing likod nito, ikakahiya ko rin mo siya sa harap ng may ama na nasa langit. Be not ashamed of your Lord, and be not ashamed of what? The people of God. The church. Alright? Verse number 9. 2 Timothy 1 and verse number 9. Ajarin po kayo? Ready? Basa. Who had what? Who had saved us? Is that basically? Na siya sa atin ay nagligtas. Sumunod ba? Tumawag sa atin ng isang banal na pagkatawag hindi ayon sa ating mga gawa. Nakatawag? Amen? Ang salvation mo ay biyaya ng Diyos. Kahit hindi kung ano ka o anumang nagawa mo sa Kanya. But by the grace of God, you're saved. Alright? So number 3, be not ashamed of His salvation. Let them know na saved ka. Amen? Let them know. You know, ito kan, barang itong si Bar, imagine niya, inaalok ng tatay. Masa ano rin, hindi na kaginiminom niya. Masa ano, sabi ko rin, bata? Nakakilala na kami sa Panginoon. Alam ko, hindi na kami gulay, nakakilala kami sa Panginoon. Sagot ng babae, bakit kami nakakilala? Teka, hindi na mukha niya na. Hele, ay, mas matigas ang mukha ni Mata Mami. Di ba? Ay, tagay muna kayo. Babae yun, ha? Tagay muna kayo. Sa ano sa katwan ulit? Hindi na kami umiinom niya. Nakakilala na kami sa Lord. Bakit kami nakakilala? Ayaw mo sagutin yan? Kung nakakilala ka, ba't umiinom? Ano? Amen? It's a being ashamed of your salvation. Huh? Let them know that you are saved. Let them know na tinanggap mo ang Kristo sa ating Panginoon. Na ikaw ay ligtas at sa langit pupunta at binago niya ang buhay mo. Amen? Any question? You see, kaya, yes. At sabi ni Pablo, di ba? Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa kanyang layunin. Ha? Okay? And grace which was given us in Christ Jesus before what? Before the world began. Before the world began. Alright? Yes, Paul reminds Timothy that we are saved and will remain saved forever. Amen? Ang ating kaligtasan ay walang hanggang kaligtasan. Hindi nawawala, hindi binabawi ng Diyos. Alright? Tayo ay ligtas magpakilanman. Bilang ng awit ng ating kapatid, buhay ko'y walang wakas, ito'y walang hanggan. Amen? Buhat ng si Kristo'y aking panaligan. Langit kong inaasal, naging katuparan. Kita mo? In Romans chapter 8, verse 29 to 23, we are as good for heaven as if we are already there. Yun ang katotohanan nun. We are as good for heaven as if we are already there. Okay, baka mag nasa lupa pa tayo, pero parang nasa langit na. Tiyak mo na yun eh. Alright? Kaya hindi mo dapat ikahiya yung kaligtasan na yan. Hindi mo dapat ikahiya ang iyong Panginoon na sa iyo ay nagligtas. Hindi mo dapat ikahiya yung mga tao ng Diyos, yung mga member ng Calvary, sapagkat sila na nung nakakasama mo forever sa piling ng Panginoon. Amen.
Panuguri kaya yung kaligtasan na tanggap mo mula sa ating Panginoon sa Kristo. Bakit ito ay forever? Yung Romans chapter 8, verse number 29. Romans 8 and number 29. Alright. Okay. Ay, nakatingin ba? Sapagkat yung mga anak, yung mga naunang may kanyang nabilala, ay itinalagaan naman niya na maging katulad na larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay, 28. Yung mga kinalagaan niya, ay kanyang tinawag naman, ano pa, inaring ganap, testify. At ang mga iyaring ginagawa, niluwalhati din naman niya. Ito mo, parang nasa heaven ka na, tiyak tayo. 31. Okay, hanggang 31 ba yun? Oh, okay. 35. At, ito niyo, Romans chapter 8. Okay. Alright, 35. Who shall separate us from the love of Christ? Sino ba makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril? 37, by love, nay, in all these things we are more than conquerors. Bakit? Through Him that loved us. Number 38, 34, I am not, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nang kay Kristo Jesus. Dahil dito, we are more than conquerors. Be not ashamed of His salvation. Alright? Our salvation and our calling again have nothing to do with who we are. Ha? Kundi ito ay biyaya ng Diyos. Nakamta natin mula ng tayo ay manampalataya ating tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya ito rin yung aking inaanong sa inyo ngayong umaga. Kung hindi ka patiyak na pagka namatay ka, sa langit ka mamapunta, inaanong na ito sa inyo. Si Yesu Kristo namatay, tubuhin na muli. Kung tatanggapin mo ngayon sa iyong puso, kung mananampalataya ka lang sa Kanya, bibigyan ka niya ng katiyakan ng kalangitan na hindi na mababawi. Ito'y walahan ka. Buhay mo lahat na. Ha? Be not ashamed of His salvation. Number 4. Number 12. 2 Timothy 1 and number 12. In verse number 12, pinaalala ni Pablo, na Timothy, kung ikaw ay nagdurusa, kung meron kang affliction, meron kang persecution, pinagtatawalan ka, maaaring nilalapastangan ka, pinagbinagin ni Pablo na ito'y dinanas ko rin. At patuloy kong dinadanas. Number 2, sabi niya, for the which cause, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Tapos Tagalog, dahil dito, nagtitiis din naman ako ng mga bagay na ito. Ganun pa man, hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan. At lubos ako, naniniwala siya'y makapag-iingat ng aking mga ipinagkatiwala sa Kanya. Hanggang kailan? O hanggang sa araw na iyon. Okay? Number 4 na ko rin in the last one. Number 4, be not ashamed of your service. Pakilabas nga, hindi ka pa? Yes, be not ashamed of your service. Alright? Pag may kakaya yung paglilingkod mo, pag may kakaya yung mga ginagawa mo ngayon sa Panginoon. Ayun niya sa akin? Amen? Ayun na bakit? Why? Be thankful. Kung okay, nandiyan ka sa ministry na yan, maraming naghangad
kumanta sa uway. Paaring hindi nakapasa. Ikaw na diyan. Amen? Amen, Bishop? May talento ka. Ay, ulitin ko siguro 123 times 19. Ako'y gustong-gusto kong umamit sa uway. Ay, ulitin ko, totoo ito, totoo ito. Alam niyo, alam niyo, totoo ito. Talaga, hindi ko, ako lang may boses. Ha? Bago ko mag-pish, kakanta ko. Ang mga kakanta ko, How Great Thou Art, o kaya yung The Old Rabbit Cross. Kakantahin ko yun. Tsaka mag-i-pish. As invitation, kakanta pa rin ako. Kaso, wala talaga ang boses. Kaya napakaswerte, napakaswerte. Mapalad niyo yung mga nakaari ko yun. Nga nga may boses ko yun. Wala. Kung ako'y may boses na naman na gano'n kay Arnie, kay Alfred. Okay. Ito ka na, brother, si brother, si Bader Kanta, na nakita mo naman siya, ba? Yung si Bader Kanta, para si Marco. Marco Dihar. Marco Siso. Wala, wala talaga eh. Kaya hanggang preaching lang ako. At pasingit-singit lang ng nakanta-kanta ng kaunti. Okay. Kano pa man, hindi ako nahihiyak. Amen? Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I am believing. Yes. And I am persuaded that is able to keep lahat aking ipinagkatiwala sa kanya. You know the word committed? Committed means entrusted. Alright? Committed means what? Entrusted or isa pa, deposit. Okay, committed means entrusted and then deposit. I-deposito mo na sa kanya yung buhay mo. Nagkinig ka sa akin? I-deposito mo na sa kanya yung talento mo. I-deposito mo na sa kanya yung buhay mo. Sapagat lubos ka na iniwala na kaya mong ingatan mo hanggang sa araw na yun. Meaning, you believe na lahat ng iyong ipinagkatiwala, lahat na i-deposito mo sa kanya ay hindi kakalimutan ng Panginoon hanggang sa araw na yun. Anong araw na yun? Yung kanyang muling pagbabalik. Yung araw, anong araw na yun? Yung Bema Judgment. Tatayo ka sa kanyang harapan para makapagingin mo sa'yo, well done, thou good and faithful servant. Naging tapat ka sa kakaunting bayan? No, pagtitiwala kita ng malaking bagay niya. Be not ashamed of your service. Okay, be not ashamed of your service. Alright, thank you. God choose and called me to be a pastor. And I really thank God. Nagmula pa lamang pala sa sinabukulang aking nanay, itinalagan niya ako. Alright? It means the Lord choose when, where, and how we are to serve Him. Pagin yung talento natin, siya pumili. Ay, hindi, inabibigay ko sa'yo. Pag-awit, inabibigay ko sa'yo. Giving. Ilang bibigay ko sa iyo? Exhortation. Ilang bibigay ko sa iyo? Teaching. Ilang bibigay ko sa iyo? Showing mercy and kindness. Kaya may mga member tayo na magaling gumaman. Pakinig ka sa akin, gift yun eh. Mahabagin, maabain. Nakikinig ka sa akin? Giver. Okay? Be not ashamed of yourselves. Alright? Our job, nakikinig ko ba sa akin? Nakikinig ko ba kayo? Ano siya ulit? So our job is what? Ang kailangan lang is what? To be available. Anong kailangan lang para nabas? To be available. Available? Ano pa? Willing? Ano pa? Yielded? Ano pa? Usable? Ano pa? Faithful? Nakalimbawa doon? Pag mo ikahiya yung servisyo mo. Alright? Ang kailangan lang, our job is to be, pakalabas yun? Available? Pakalabas? Willing? Yielded? Usable? Faithful? In other words, ito yung say, need a hand. Pakalabas ka? Need? Alright. Need a hand. Ang ibig sabihin, abot kamay ka ng Diyos. Andiyan ka, madali lang abutin pag kailangan ka. Nakikinig ka sa akin? Ang isang binigit ko sa inyo, okay, sino na sa inyo nagtako ang ginamit bato
Sino na sa inyo nagbuo ng kulot ang ginamit kay baturin o siya isang bote? No, hindi. Okay. Pangit gumamit ng bato. Pangit gumamit ng bote. Tama ba ako? Ang nangyayaran, yun ang war. Nihilan. Kasi, inangabot kami. Kasi yung partiga mo, papasok ka pa sa loob ng bahay, may susi pa yung kahon, pagbukas mo, may kahon pa ulit doon, tarang baka walang pasang martilo. Ang hirap kunin, hindi abot kamay. Ay, hindi kayo? Listen, yun ang ibig sabihin na available ko sa iyo. Ngayon at, madali ka, boy, hindi ka na, hindi ka mahirap hanapin, hindi ka malamang kung darating ka o hindi. Ikaw ay ngayon at, be not ashamed of your service. Okay? Whatever your appointment by the Lord, alright? Ikaw mo na church workers, preachers, choir members, ikaw mo na support ng pastor, it is great. Okay? It is to be fulfilled completely, faithfully, and cheerfully. Yes. Masaya mong ginagawa. Di ba? Yung gawain mo sa Panginoon. Alright? In Psalms 84, verse number 10, talagang si David, bagamat hari siya, di ba? Pero sabi ni David, I had rather be a doorkeeper in the house of my God. Ito, can you imagine that? Bagamat hari siya, pero sa kanya, ako, kung maligaya na ako, kahit ako ay tagapagbukas lamang ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Kita mo yun? Bagamat siya hari, pero ang kanyang kaligayahan ay maging kahit man lamang doorkeeper sa house of the Lord. Alright? So, kaysa, be not ashamed of your service. Yeah. May mga workers tayo sa church. Alam niyo naman, dati may mga may trabaho yung iba, may natapos sila. Minsan nakikita nila yung mga nakaklase nila, mga nakasama nila, may trabaho, pero sila worker ng church. But thank God na hindi sila nahihiyang sabihin, ako'y preacher sa church. Amen. Amen? Ako'y nagtetrain para maging missionary sa mga God sa mga magdadaling ng Panginoon. Kasi you shall be not ashamed of your service. Alright? In verse number 12, makikita niyo yung assurance in service. Ano ho? Na lahat ng pinagkatiwala natin sa kanya, iingatan niya at hindi niya kakalimutan. Kasi you shall, God, Christ, the Lord will not forget our sacrifices na ginawa alakala sa kanya. And He will not forget the service rendered alang-alang din sa kanyang pangalan. Ha? Kaya, be not ashamed of your service. Ano man ang mangyari? Okay? Maligaya ka ba na naglilingkod sa Panginoon? Maligaya ka ba na nagkakaloob? Ha? Okay? Paano kung pinagtatawanan ka? Paano kung pinagagalitan ka? Ha? Okay? Ikaw ba proud? Ikaw ba Bible believer? Na ikaw ay soul reader, Christian, be not ashamed, muna of your Lord. And Christian, huwag mo ikahiya ang iyong Panginoon. At huwag mo ikahiya, yung kanyang ginawa sa iyong buhay. Amen? Binagawa niya. Kaya nga, huwag mo ikahiya na ikaw ay kakaiba. Tayo ay kakaiba. Ang dahilan dahil sa ating Panginoon. Be not ashamed of your Lord. Ano yung pangalawa? Be not ashamed of what? Yung pangalawa? The people of God. Huwag mo ikihiya itong mga tao dito. Isang, proud ka. Kasi kilala mo, mayaman, siguro kilala ng tao. Pero kung unbeliever yun, hindi ko parang pagyabang yun. Diba? Parang pag-ibigay nyo, matutuwa pa ako at mapakalala ko, ito kasama ko sa church. Ito member ko. Amen? Okay, yung mga nasa bubong namin, gumagawa, member ko yan.
Sabi ng kapitbahay, oh, ano yung sabi ko yung kapitbahay, magandang doon? Ang babae ko, ang gagaling ng mga miyembro mo. Mga miyembro ko yan. Amen? Be not ashamed of the people of God. Alright? And be not ashamed of your salvation. Uli mo na siya, let them know that you are a Christian. Let them know that you are saved. Let them know na ikaw may assurance na heaven ang pupunta. Alright? Let them know kung sino ang nag-save sa iyo at bumago ng buhay mo. At hindi sila, be not ashamed of your service. Ano man ang ministry mo, be frank. Yes, okay, nalagilingkod ka sa true and living life. Amen? At yung Diyos na yan, sa bagay na tayo binabanggit, nagre-response sa lahat ng ginagawa natin sa kanya, nagre-response siya. Sumasagot. Amen? Amen. At nagpo-provide. Ay, natin tumayo ng langit. Let's